ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay, aba ya hawa. Magandang hapon sa lahat. Tayo dadako sa isang talakayan dito sa loob ng assembly dahil sa labas, sa street preaching namin ay ulan kasi, tag-ulan. Hindi kami makalabas. So, dito na tayo sa loob na lang sa pamagitan ng ganitong talakayan. At bago tayo magsimula, tayo'y manalangin, opening prayer by Pastor Richard Mahinay. Okay. Tayo po'y sama-samang manalangin. Mapagpalang, Aba Yahawa, amin pong dinadakila ang iyong pangalan sa hapong ito at amin pong hinihiling ang iyong patnubay sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. At higit sa lahat ay maipakilala ka sa nakararaming mga remnant na regalat sa apat na sulok ng Biblia. Muli po aming aasahan ang iyong pangunguna sa aming pag-aaral sa hapong ito at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Pagpalain mo po kami sa pamamagitan ng Mashiach Yahusha ay Yaman. Yaman. Oh, Yaman. Ngayon, ang pamagat po sa talakayan natin ngayong hapon ito, pakibasa. Ang pangalan ng lumikha ay Yahawa ayon sa nakasulat sa orinal na sinaunang Bibliyang Hebreo. Sa English, the name of Creator is Yahawa, as written in the original ancient Hebrew Bible. Yahawa. Kasi ang iba nagdududa, papa, hindi Yahawa. Okay, paprove natin yon na ang Yahawa talaga ang tama. Wala nang kaduda-duda. Ngayon, magsimula tayo sa alphabet ng Hebrew. Yung early ancient Hebrew alphabet. Paano basahin? Ito yung mga karakter niya ay pictogram. Eto, ito yung karakter ng original. Oh, paano basahin? Pastor Richard, pakibasa. Abagada hawa sa kataya kalamanan sa ay pata sa kwaras siya. Oh, memorize yung Pastor Richard. Hindi siya tumingin dito. Sa kilid lang. Okay. Ngayon, dito tayo sa Middle Ancient Paleo Hebrew. Iba naman ang guhit, yung karakter niya. Pero paano siya basahin? Oh, basa, Pastor Richard ulit. Oo pa rin. Abagada hawa sa kataya kalamanan sa ay patas sa kuwarasata. Oh, pareho. Pareho. Abagada pa rin. Ngayon, dito naman tayo sa late ancient Hebrew alphabet. Iba naman ang karakter niya, yung mga guhit. Ito ang kinukuhaan ng mga modern Hebrew. Itong karakter na ito, ginawa modern Hebrew. Pero hindi ito modern Hebrew. Akala na iba, modern Hebrew na ito, hindi. Late ancient Hebrew alphabet ito. Pagkabasa ulit, Pason. Abagada hawa sa kataya, kalamana sa ay pata sa koras yan. So, ganun pa rin. Abagada hawa sa kataya, kalamana sa ay pata sa kwarasata. Abagada hawa sa kataya kalamana sa ay pata sa kwarasata. O yan. Yan ang alphabet. Original. Para natin mapro. Kasi ang late ancient Hebrew, later ancient Paleo Hebrew, at saka itong early ay walang sao na E o U. Wala. Dalawa lang alang at saka ay. May bawal, sabi nila, ang Hebrew, walang bawal. Anong wala? Ah! Oh, may kasama na, aba, gaga. May kasama. Tapos isa, ay. Oh, alang sa ay, wala na iba. Dalawa. Itong E o U, yan ang wala. Ah, ito. Paleo. Hebrew. Before 585 BC. Exodus 3:15. Ito yung Paleo Hebrew. Ngayon, sa late ancient Hebrew, Exodus 3:15, ganito. Hindi ito modern. Ito lang ang kinukuhaan ng modern ng mga karakter. Ang modern, ito. Ang modern. Modern Hebrew Bible. Mayroon ng ilagay nilang likod sa baba or bowels. Yan ang modern. Pero ito, hindi modern yan. Dito, mayroon tayo dito, Old and New Testament. Pero ito,
New Testament lang mayroon tayo dito. Walang New Testament to, itong Paleo Hebreo. Pero sa Late Ancient Hebreo, mayroon Old and New Testament. Dito naman sa Modern, mayroon ding Old and New. Kaya lang Modern. Ito yung ginagamit ng mga speaking Hebrew na nakatira sa Israel ngayon. Sila yung mga Edomite Jew, mga lahi ni Esau. Mga lahi ni Esau, itong ginagamit nila. Ah, ngayon, dito tayo sa pagbasa. Ah, pakibasa, Pastora, ang Exodus 3:15. At sinabi ni Alahayam kay Moises, ganito ang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel. Si Yahawa ang alahay ng inyong mga magulang. Ang alahay ni Abraham, ang alahay ni Isaac, at ang alahay ni Jacob ay nagsugo sa akin sa inyo. At ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking alaala sa lahat ng salinlahi. Hmm. Basahin niya, no? Alahayang. Alahayang. O ito, Yahawa. Ito, alahay. Alahay. Hindi ito alahayang, maalahay lang niya, no? Alahay. Ang alahay, ang ito simula. Tapos sunod, Yahawa. Tapos alahay, alahay na lahat. Ang alahay ay power. Ang alahayang ay powers. Pareho lang yan sa Allah. Alahay. Singular yan. Makapangyarihan. Pero ang alahayam, pinakamakapangyarihan. Plural. Powers. May is. Yan po. So ang nakalagay, Yahawa. Ang nakalagay. Ngayon, kung gamitan natin sa original yung tetragrammaton, ay Yahawa, ha? Hindi talaga yun hiwawi, kundi yun na ginawa sa English ng YHWH. Kasi ang use ang Yud-Hi-Waw-Wi, Modern Hebrew, at i-English ang kanyang pagbasa sa konsonant, lalabas YHWH. Pag gumamit kayo ng YHWH, Modern Hebrew po yun, nanggaling sa Yud-Hi-Waw-Wi. Kasi ang original talaga, Yahawaha. Ngayon, sa ancient Paleo Hebrew sound roll, silent, the last vowel sound. Sa last vowel sound, silent na. Hindi na, di na tutunog ng ano, tulad dito. In this case, the Yahawaha is divinely pronounced Yahawa. Wala nang sound na vowel sa dulo. Hindi na basahin na Yahawaha. Silent na. Dikit na siya dito sa wa. Meron ng esa, Yahawa, Yahawa. O may sound it sa dulo, hindi yung Yahawa ha. Pero ang tetragrammaton niya dito ay Yahawa ha, ang original. Hindi mo sabihin na, hindi! YHWH, mali! Walang YHWH kasi ang original Hebrew may vowels A at saka I. Hindi mo pwede na, ang original Hebrew ay walang vowels. Konsonan lahat, dahil kaya kamali. Yan ang turo ng mga professor sa Bible Story. Nung nag-aral ko dati. Tapos naging professor ako sa Hebrew. Kasi, yan ang gulong galing sa speaking Hebrew na katira sa Israel. Yung mga Edomite Jew. Para i-condition sila original. Hindi yan sila itsura nila. European ang mukha. So, yan. Ngayon, oh, kita mo ha? Basahin yan sa tetragrammaton, Yahawaha. Pero dahil silent ang last vowel sound, ay Yahawa na siya. Hindi na ibuo ang ha sa dulo. O, oh, yan. O, oh, tulad dito, Yahawa. O. Oh. Ya. Yeah. Ha. Wa. O. Oh. Wa. Ang dulo, silent na siya. Oh, ang ha. Oh, Yahawa. Yun ang pagbasa. Abagada hawa sa kataya kalamana. Sa ay patasa kwarasata.
Yun ang original pagbabasa ng Hebrew. O, kung na dito sa guhit na ito. O, Yahawah. O, Yahawah. Ibang karakter. Yahawah. O, pansinin mo. Original Hebrew sound. Ano ba ang original Hebrew sound? Abagada. Hindi yung alip bichimil galit na puro konsonan na lang lahat. Original Hebrew sound. Abagada hawa sa kataya kalamanya sa ay patasak warasata. Yun. Ngayon, eto. Ang first modern Hebrew sound alphabet, eto na. Ginawa na nilang modern. At ginawa nila konsona na lahat. Alip, beji, medalit, hiwaw, sinke, titsukab, lamit, minun, samik, aibit, sabi ko, presintaw. Hindi na mababasa kasi konsona na lahat. Ginawa ng alip, beji, medalit, hiwaw, sinke, titsukab, lamit, minun, samik, aibit, sabi ko, presintaw. Ngayon, ang resulta, gagawa na sila ng konsonan. Ang Yahawah, yod, hiwaw, hi, na ang labas niya. Kasi konsonan na lahat. Hindi na mabasa ang Yahawah dahil wala na ang vowel sound na A at saka I. Yun po ang nangyari. Ah, ngayon, may tanong? Tanong. Bakit hindi na mabasa ang salitang Yahawah sa 66 book ng Biblia? Ah, bakit hindi na mabasa? Ito ang binanggit ko kanina. Oh, mag-explain nito si Pastor Richard. Pastor, explain mo. Okay. Ayon po sa ating mga napag-aralan, pinatunayan po ng alphabet ng Hebrew na Yahawah talaga ang pangalan ng ating maylikha sa original ancient Paleo-Hebrew Bible. Na yung Bible na yan, noong 70 AD, yung sinalakay ng Roman Empire ang Jerusalem, nakuha po yung Biblia na yan kasama ng mga kayamanan ni Solomon at kanilang dinala sa Vatican. At noong ang Bible na yan ay madala sa Vatican at nagkaroon ng canonicity ang Vatican, doon po nawala ang pangalang Yahawah niyan. Dahil po ang Biblia ng Hebrew ay 777 books. Ganon karami. Pero nung ito'y kinanonize ng Vatican, ginawang una noong 1611 ng King James Version ay 80 books. Pangalawa, ginagamit ng Roman Catholic Christian ay 73 books. In the last, nung nagkaroon ng Reformation, ang pangalan ito ay kilalang kilala sa mga Reformation ng Christianity, walang iba kundi si Martin Luther. Binigyan sila ng Biblia ng mga pare ng 66 books na lang. So yung pangalan ng original na Hebrew name na Yahawah, nung dinoktor ang Bible na 777 books at ginawang iilan na lang. From 777, ginawang 80 books, una King James Version na 1611, 73, at 66 na lang yun. So hindi mo na matatagpuan yan dahil binago na nila ang pangalang iyan. Di ba? Makita natin kanina. Yung Yahawah, pilit at pilit nilang binabago at naging Yahawah siya sa translation, pero nung inilagay na sa Bible na mas kilala natin ngayon na nagagamit ng marami ay Yahweh. Pero ang original kaya ay Yahawah. So ganon, niloko ng Diablo ang sangkatauhan. At yan po ang sinisikap na ituro sa atin ni Bishop upang muli na sa ating mga diwa ay makilala muli natin si Abba Yahawah. So yun po yung totoo. So, ang 777 po nasa Vatican, kinanonize nila, una nilang kinanonize yung King James 1611, Little Billy by Harry King James sa England. Yun. 80 books, ginagamit din ng ibang mga Hebrew Israelite remnant, 80 books King James daw. Hindi daw ma-edit, ano hindi ma-edit, kaya ko editin yan. Gamit din lang God, yung Lord pa rin. Ngayon, binago sa mga
RC, Roman Catholic, 73. Eh, para sa mga Protestante, 66. So, kita mo paano nila pinabawasan? Ngayon, mayroon nga dito eh. Subo daw siya sa silangan. Bawasan pa niya. Nang 14, yung kay Pablo, bawas. Ilan na lang natira. Di ayaw niya kay Pablo eh. So, yan. So, kita mo yung paano nila pinagbabawasan ang Biblia na nakalagay doon, hindi pwede bawasan. Ang kumpleto, 777 books. Triple 7. Pero gusto nilang gawin triple 6. Paano naging triple 6? Ang tao nilikha. Ang si Adan nilikha. Number, sa pang-anim na araw. Number 6 ang tao. Si Adan. Tayo, number 6 tayo lahat. Mga lahi ni Adan. O, number 6. Nagbasa ka ng Bible na 66. Dalawang 6 plus ikaw 6. Tatlo na. O, 666. Takot sila sa 666. Pero sila mismo, nagbasa ng 66 book, 666 lang sila. Tapos, ang simbahan nila may cross, 666 din yan, fallen angel. Lagyan pa nila yung tila, ahas yan. Idolatry. Linglang nga sila, kayo na YouTube channel. Awang-awa ako sa inyo eh. Awang ko. Okay, tuloy natin. Para mabasa, naglikha sila ng panibagong Hebrew vowels or tinatawag na Nikot na I-E-O-O. Ito na ang mga symbolic nila, mga symbol, yung tinatawag sa A, kamats, patak, ang E, cherry, sigol, ang I naman, ang si E pa rin si ba, kulam, cherry, kubot, churok, chatap, kamats, chatap, patak, chatap, sigol. Ito yung ginagawa na nila ngayon para mabasa kasi ginawa na nilang konsonan lahat. Ang original na Hebrew na mabasa naman kasi may kasama namang katulad sa baybayin. Ang baybayin mababasa may kasama ng vowels eh. Abakadagahamana ng para sa tawaya. Pero yung demodern nila, yung Tagalog alphabet na abakadaigahailamana ng para sa tawaya, mayroon ng A-E-E-O-O. Pero ang original, walang sound A-E-E-O-O talaga. Pareho sa Hebrew ang baybayin. Ngayon, tulad nito, ginagaya nila yung Shiba, ito kamats. Pag wala itong dalawa, basahin yan, Yahawa. No, Yahawa yan. Pero kay ginagaya nila yung Shiba, E na yan, tapos A, Yewa. Tapos ginawa na sa English, the Lord. Tapos, Yewa o basa, pero basahin dito, hindi naman Yewa. Yahweh. Inapap ito, dito nakapwisto. Ito, dito, para Yahweh. Kasi ito, sound ato eh. Dito, tapos ito eh, at dito, para Yahweh. Eh, dito nakalagay eh, Yewa. Tapos sila ko rin, Yahweh, wala talaga ka. Magic. Alam mo yung mga taga-Yahweh group, naniwala kayo sa Yahweh. Magic. Pinagluloko kayo, hindi naman Yahweh mababasa yan eh. Yewa. Sa modern Hebrew, Yewa. Tapos sa English, ginawang Lord. Eh, sino ba si Lord? The Lord means Baal. Sino yan si Baal? The Sun God. Diyos ng araw. Sino yan? Si Aka, Satan. O Satanas. Si Lord. Sa Tagalog, Panginoon. Si Satanas po yan. Sabi mo, kailangan din Panginoon, kailangan din Lord. Si Satanas, kailangan mo. Kailangan mo Satanas, mag-Lord-Lord ka, mag-Panginoon-Panginoon ka. Isa na yan si Lord. At saka si... si... Panginoon. Si Baal. Si Baal yan. At si Lupercos. Sila na yan. Ngayon, dito nagsimula ang katawagan ng YHWH sa English na nanggaling sa modern Hebrew na Yod-Hi-Waw-Hi na sa English YHWH. Kayo gumagamit ng YHWH. Modern Hebrew po yan. Hindi yan original. Ang original na tinagramaton ay Yahawaha. Dahil sa ilin ng dolo, Yahawa na. So, yan po. Ngayon, pangalawang modern, second modern Hebrew alphabet. Anong ginawa na? Binago nila ito.
Alek be jimedalet hi iste dua ubaub na alek be jimedalet hi bab sein ke tichoka blame minu sami ap chadi ko presentar in tau di to is resentab na tab kasi bina lalabas ang YHBS na hindi na YHWH para lalabas yung Yehova. Yung Yehova ang Y pinalitan J para maging Yehova. Eh sino ang nagpakana dito? Ito po yan. Si Jan Gregorio Cherisino na isang Italianong pinasan na Gamariano na sa Father of Liturgy noong 1524. Ginawa niyang na Yehova, naging Jehova. Ganon din ang Isos, ginawang Jesus. Gina. Pinalitan. Oh, di ba? Ito naman, oh. Yabi. Yabi. Oh. Yabi. Oh, yan tanong. Oh, ya. Adi to. Oh, ya. Yabi. Kamat. Ito. Shiba. E. Ito A. Oh, Yabi. Oh, Yabi. Yabi. Oh. Yan ang paniniwala sa Israel ngayon ng mga Edomites, Yabi daw. Ngayon, pangatlo, pangatlong modern Hebrew sound alphabet, ganun pa rin, ag, alit, bitimin, dalit, hi, hindi na ba, yuna. O at saka yo. So pagbasa dyan, alit bi jimel dalit hi yo. Sayin ki, chichukam namin din yung samik MP, chadi ko presenta. O tapa rin dito. Pero dito, yo na. O at saka yo. Para lalabas etong si Yahuwah. Yahuwah lalabas. Ah, tanong, sino magtanong? Ayan na. Oo, oh, tanong. Bakit ang ibang mga Hebrew remnant Israelite, ang kanilang paniniwala ay hindi Yahawa, kundi Yahuwa, at ang iba naman ay Ahaya? Mm. Pero ang mga Hebrew remnant Israelite yan ha, nasa iba-ibang bansa, ang iba nandito. Ang iba, Yahuwa, dito sila niwala. Tapos ang iba naman, Ahaya. Ayaw nila sa Yahawa. Ang iba, gusto na Yahuwa. Tapos gusto ng iba, Ahaya. Ngayon, ang Yahuwa ay pangatlong modern Hebrew mula sa Alek Bechimendalek Hiyo. Hindi na wow, hindi na bab, kundi yun na para lumabas ang Yahuwa. Modern pa rin. Hindi talaga original na alphabet ng Hebrew. Ah, ngayon, bakit ang iba? Ahaya. Ahaya. Bakit aya Ahaya ang iba? Ano bang nakalagay dito sa Isaiah chapter 42 verse 8? Asan? Ako si Yahawah. Iyon ang aking pangalan. At hindi ko ibibigay ang aking karangalan sa iba, ni ang aking kaluwalhatian sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, ang nakalagay, ako si Yahawah, hindi sinabing, ako si Ahaya. Ako si Yahuwah. Kasi ang Ahaya kasi, ako nga, ako si ako nga, Ahaya, Asar Ahaya. Ako si ako nga. Hindi naman proper rin yung si ako nga. Ano pangalan mo, ako si ako nga? Tumutukoy yun sa kanya. Ibig sabihin na ako sa ako nga, existing siya, nandoon siya, hindi siya, idolatry na, ano lang, gawa-gawa lang ng kamay ng tao, walang hindi, walang reality. So, ibig sabihin, yung Ahaya, Asar Ahaya, si Yahawah yun, na talagang real siya, na alhayab, existing siya, siya ang creator, the heaven and the earth, the entire universe. Ako si Yahawah, basahin natin sa English ha, sabi nito, I am Yahawah, that is my name. Hindi sinabing, I am Ahaya, that is my name. Tingnan niyo ang Isaiah 42:8. I am Yahawah, that is my name, and I will not give my honor to others or my glory to idolatry. O kayo mga taga-Ahaya,
mali kayo doon. Hindi yan proper name. Ang sinabi doon, Ahaya, Asar Ahaya, ibig sabihin, existing siya, tunay siya. At sino yan siya? Si Hawa. Hindi Yahwa. Hindi Yahweh, hindi Jehovah. May tunay siyang pangalan. So, at hindi magbabago yun. Dito nagtapos ang ating talakayan. Subscribe guys sa ating YouTube channel. Comment. May tanong kayo doon sa YouTube channel, magtanong kayo. At tayo'y dadako na sa closing prayer. Manalangin tayo. Tapitin by Pastor Richard ulit. So tayo pumuli ay sama-sama manalangin. Dinadakila ka namin aming alahayam o aming abayahawa sa aming ginawa sa hapong ito na muli ay nakapag-aral kami ng iyong mga salita. At nawa ito'y magamit po natin o ninyo sa ikapupukaw ng kalooban, pangunawa ng nakararaming mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig na hindi nila alam na sila ay mga Hebrew Israelite. Aming dalangin na gamitin nawa ang mga aral na ito upang manumbalik ang kanilang diwa sa pagkakilalang sila ay mga remnant. At nais po namin na sila po'y makabilang at makasama sa paniniwala at pag-ibig sa iyo na aming lumika at patuloy na ang aming mga buhay ay magbigay sa iyo ng karangalan at kapurihan saan mang panig ng daigdig sila naroon. Aming dalangin, Aba Yahawa, muli mo silang pagpalain at ingatan at muli itayo mo sila para sa iyong karangalan. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, at sa hapong ito wala kami ibang pinararangalan kundi kayo na aming dakilang may likha, aming Aba Yahawa, ang tunay na alahayam ng Israel. Purihin ka, sambahin ka sa pamamagitan ni Mashiach Yahweh Shai. Yaman. Yaman! Be blessed and shalom! We love you, mga viewer. Shalom. Take care. Okay.